Wala nga raw pwedeng huwila pababa sa mga taong may mataas na pangarap. Kahit may espesyal na kondisyon, natatabunan naman ito basta buo ang loob at may dedikasyon. Yan ang kwentong inalam ni Athena Imperial. Dahil sa kondisyon ng persons with disabilities o PWD, madalas silang minamata at maging tampulan ng tukso. Paano pa kaya sa paghahanap ng trabaho? Mabuti na lang at may mga negosyo na pantay ang pagtingin sa kanilang mga PWD. Craving ka ba sa chunky cookies o kaya naman rolled ice cream? If you're looking for a sign, this is it! Dahil ang dalawang kainan na ito sa San Juan City, bago ka makabili, kailangan mo muna mag-hand sign. Ang mga staff kasi nila rito ay deaf o bingi. Ideya ito ng kanilang CEO na si Francis. I remember yung experience ko dati na may lumapit sa akin eh. Tapos in-assist talaga ako any way I can. Tapos nagulat ako, biglang may name tag siya nakasulat. Death. In that moment, parang sobrang na-touch ako na hindi niya ako ginudge. He tried to give the best customer care as possible. Sobrang warm ng feeling na yun. Isa si Jama sa deaf partners nila na nabigyan ng boses. Bago makapagsimula sa trabaho ang kanilang deaf partners, they go through a one-month salary training. So, tinitrain namin sila sa branch operations. So, this includes yung mga sales, customer service, even production. Dahil sa kanilang kondisyon, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng di pagkakaintindihan sa pagitan nila at ng ibang customers. Yun kasi yung challenge talaga na na-experience nila. Pero for us, no, we in our company, we provide an inclusive workplace. We provide them with the right accommodations para makapag-communicate ng maayos yung deaf partners namin along with our hearing employees and customers. Kaya naman bukod sa menu, mayroon din silang sign language board sa kanilang shop na pwedeng arali ng customers. Kung kailangan namang tumawag ng assistance, meron silang button pagers na nakakonekta sa relo ng kanilang mga deaf partner. High-tech! Sa Quezon City, ang mga barista ng Korean-inspired coffee shop na ito, mga PWD. Yung pinaka-purpose ay makatulong sa mga PWD since nakita nga po ng CEO namin na hindi sapat or hindi maraming companies ang nag-hire ng mga PWD. Mayroon silang 7 PWD barista sa Pilipinas at mahigit 70 naman sa Korea. Sa 7 baristas namin, 4 are deaf. 2 have a mental disability and 1 has a cerebral disability. Yung salary na binibigay namin sa kanila, of course, has the mandatory benefits and of course their salary. As for the baristas, they have the same salary. Isa sa kanilang mga barista ay 29 anyos na si Aljan. Pinanganak na may birth defect dahilan para mahirapan siyang makarinig. Inborn po ako, hard of hearing po ang tawag ko sa akin. Ito lang po yung naaalimit po sa akin. Ito, wala. Dahil sa kanyang kapansanan, nakailang hanap na rin daw siya ng trabaho mapapasukan. Bago ako makarating dito, sumubok muna ako ng beauty care hanggang sa makuha nila ako na try ko naman maging barista. Kinuha ko naman para iba naman yung experience ko sa buhay. Sobrang mahirap kasi pag ikaw lang talagang mag-isa. Siyempre, susubukin mo yung sarili mo para magkaroon ka talaga ng trabaho. Hanggang sa nakuha niya ang tamang timpla ng diskarte sa buhay. Lagi ako nagpipray, sana magkaroon ako ng magandang trabaho. Ngayon nga po, sinagot na ni Lord, eto na yung trabaho na deserve para sa akin, para maikayat ko pa yung kapwa ko may kapansanan. Sa lawak ng ating mundo, maraming oportunidad ang naghihintay sa atin. Kakaiba man ang iyong kondisyon, huwag itong gawing hadlang para maabot ang iyong mga pangarap. Ako si Athena Imperial at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.